magandang araw po sa lahat at welcome back po sa aking channel. At sa video po natin ngayon ay isi-share ko naman sa inyo kung paano nga ba ako nagka-calibrate ng aking mga ginagawang incubator. So itong ating kakalibrate ngayon ay 56 hatcher, katatapos ko po lang po nito kanina. So ayan, makikita nyo wala pa siyang label. Ito nga pala ay ayan, yung consumption niya habang buhay pa yung heater. 93 watts, sumabot siya ng 95. Ayan, 93 watts. So ang settings na nilalagay ko lagi sa aking thermostat ay 37.6 na mamatay ang ating heater at 37.1 buhay po ang ating heater. So sa lahat po ng aking gawa, yun ang aking nilalagay na settings. Ayan, 37.6 mamamatay po yung ating heater. Yung bilog na yun, yun yung indicator na energize yung ating heater. Ayan, 23 watts. So fan na lang po yung buhay niyan. Continuous yung fan natin para maganda yung circulation sa loob. So ayan, nakabukod yung ating panel box lagi kasi para hindi siya prone sa maligabok kapag namimisa na yung ating mga itlog na isinalang. Laging inihiwalay ko na siya para magtagal ang buhay ng ating thermostat. So kailangan nga pala natin pag magkakalibrate tayo yung kailangan natin ng iba pang thermometer. So sa pagkakalibrate ko, gumagamit ako ng Brauer na thermometer saka yung aking wooden glass. Wood yung kanyang casing. Ayan. Wood yung casing niya. Ay, nalaglag yung aking ano. Nalaglag pala yung ating pasilip ko yung loob. So ito yung loob niya. Ang heater nito ay cantal coil. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, alas malapit lang siya sa 100 pero kulang. Kailangan yun ng ganito. Ayan, para makapag-calibrate kayo. So, ito lagi ang sinusunod ko. Nilalagay ko lang yan sa loob ng ating incubator. Tapos, hinahayaan ko siya sa loob ng 3 hanggang 6 na oras. Or higit pa. Para mas maganda. Nilalagay ko na rin siya ng tubig. Nagka-calibrate ako lagi tuwing yan pahapon para iniiwan ko siyang andar magdamag. Dito naman sa thermostat na to, sa L6231A, ay kasama naman laging manual. So hahanapin nyo lang lagi kung anong code ba yung calibration code natin. Ayan, katulad dito, ang ating sensor calibration ay U20. Sa STC1000, ang calibration niyan, alam ko, ay F4. Basta kung tingnan nyo lagi sa manual kung ano yung calibration niya. Sa 7801A, iba po ang calibration code. So, wala pong pare-parehas halos na code ng calibration. Lalo na dito sa Lilitec, marami kasi ditong mga code. So, ito yung ating fuse nga pala. Ito yung ating main on-off light switch, saka ating automatic and manual switch. Ayan. Ito kasi na ano ko na siya. Naitama ko na. Ayan, kung makikita nyo, sakto siya sa 100 Fahrenheit. Saka dun sa ating Brauer, sakto na po yan. 37.5 dun. Hindi lang masyadong makita. So, na-calibrate ko na to kanina. Tapos, dun sa pagka-calibrate nga pala nito, kung dun sa ating inilagay nyo na thermometer sa loob ay sa loob ng 6 na oras ay mataas. So, sa una nga pala, ang gagawin nyo, iset nyo muna ito ng 37.6. Patay ang heater. Tapos, 37.1. Mabubuhay si heater. So, yun muna ang aking ginagawa. Isineset ko muna to. Tapos, iiwanan ko siya sa loob ng 3 hanggang 6 na oras or higit pa. Pagkatapos nun, babalikan ko
titingnan ko kung ano ba ang display doon sa ating thermometer, kung kulang ba or sobra. Ngayon, kung kulang doon sa ating thermometer, doon sa calibration ng sensor natin, mag-minus tayo. So, ayun, kung kulang sa display, doon sa ating thermometer, doon sa ating code ng calibration, magma-minus tayo. Ngayon, kung sobra naman or mataas yung temperature sa loob, magpa-plus tayo. Ayan, dito. Katulad dito, doon sa manual, nakalagay ng natin dito sa manual ay U20 ang code. So, balik ko lang. Para mapalabas nyo yung ating code sa calibration, long press nyo lang yung P. Tapos, hanapin lang natin yung U20. Ayan, pindot lang ng up or down. Tapos, pindot uli natin si pindot natin si S para mapasok natin yan. So, ayan, may nakalagay na siya na value. Kanina kasi, kulang. Kulang pa dun sa, kulang pa yung init sa loob. So, nag-minus ako. Minus ulit yan. So, parang medyo kulang pa. Dadagdagan ko lang ulit. So, ang calibration ko dito, negative 0.2. Ngayon, kung sobra naman ang ipinapakita dun sa ating thermometer sa loob, magpa-plus ka dito. Ayan. Kung sobra, magpa-plus ka. Kung kulang, magma-minus ka. Ayan po. So, ang lalagay ko dito ay minus 0.2. Tapos, save lang natin, long press P. So, ayan, konting-konti lang yung i-calibrate natin. 0.2 degree lang. So, ayan, ganun lang po kadaling mag-calibrate. Yun nga lang, para nga itong aking sinishare sa inyo, yun nga lang ay para sa 6231A. Yung code lang. Pero dun sa process ng pagka-calibrate ng isang incubator, ganun din lang po. Kailangan nyo ng ganong thermometer. So, ayan, pasilip natin. Ayan, kung makikita nyo po, sakto lang, sakto siya dun sa 100 Fahrenheit. Saka dun sa Brower natin 99.5. So ayan po, 37.6. Patay po yung heater natin dyan. So ayan, ganun lang po kadali mag-calibrate. So thermometer mo lang, ayong sa thermal lang muna yung aking kinalibrate. Bukas ko kakalibrate yung sa humidity nito, kung okay ba. Hayaan ko lang munang bukas to magdamag, tapos bukas ko na ulit i-calibrate. Inuuna ko lagi sa pagka-calibrate ko yung ating sa thermostat, yung ating thermal. Pinapahuli ko na po lagi ang sa humidity. Pasilip ko rin nga pala sa inyo yung ating ano, yung air hole nito. So ayan yung air hole niya, nasa gilid. May dalawang air hole sa baba. Tapos ganoon din sa kabila. Ayan. Pasilip ko rin sa inyo yung loob. Ayan. Ito ay nai-slide. Nahihila siya para madali tayong magsalang. Tapos yung ating heater, ayan. Kantal coil na po yan. Ako na po mismo ang gumagawa. Tapos, ito ang ating tray. May apat na division. Ayan. Aluminum na po. Nai-slide rin siya. Tapos, madaling linisin. So, naka-slide. Ito nga pala ang ating, ano, itong ating exeter, slider siya, natatanggal. Para, paglilinisin natin. Tapos ito, ayan. Hihila rin. Tapos yung ating water pan. So, ayan. Ito ay 56 setter at 56 hatcher na automatic egg incubator. So, automatic na po ito. Makikita nyo yung ating motor, meron siyang limit switch.
Ayan guys, iwan ako na tumagdamag at bukas ko na babalikan kung sakto na ba yung aking inilagay or kulang pa. Buhay, iwanan ko lang tong buhay magdamag. Ayan, 103 yung ating display sa wattage. Kasi bukas yung ilaw, patayin ko. Ayan, basta umano lang siya, pagbuhay lang yung ating heater. Ayan, nagna 95 yan. So tipid na tipid po sa kuryente. Ayan, nagna 90 pa nga, 91. Buhay po ang ating heater niyan. So ayan guys, sana may natutunan kayo kung paano nga ba mag-calibrate ng incubator. Sa sunod nating video, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-calibrate nung mga thermostat na mayroong humidity display, katulad ng 7801A, XM18, and so on po. Maraming, basta yung may mga display ng humidity. So, itong ating nakalagay dito, for temperature lang yan, saka may built-in na rin na timer. Walang humidity to. Eto, hindi ko na rin naman to nilalagyan ng ano, ng sa humidity display. Basta kinakalibrate ko na lang siya do sa aking, yung gamit yung aking pang-calibrate. So ayan, hanggang dito na lang po muna. At maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo.